Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga for the second time around. Lord, patawara, Santissima. Ano bang nangyayari sa atin? Ganito na lang ba talaga tayo palagi? Ha? Kapag mag-topic tayo kay Sarah, maghina yung internet natin, panulay talaga ito. Itong problema talaga. So please, pakilike and share again for the second time around. O, dalawang beses na tayo magla-live. Ay, naku, Diyos ko, Santissima Trinidad. Okay, sa mga nanonood po sa atin kanina, sayang naman. Almost 400 na tayo. Tapos ngayon, napatay, naputol ang ating live streaming. So pakishare again, guys. Ako yung humingi po sa inyo ng pasensya. Ako yung humingi po sa inyo ng kapatawaran sapagkat nawala po yung ating live streaming. Again, naku, Diyos ko, Ginoo, kapatawara. Kunyeta, bakit si Sarah? Kapag si Sarah Duterte ang topic ko, kapag si Kibuloy, bakit nanghihina yung internet ko? Ano kaya ang mga nangyayari dito? So for the second time around, guys, ha, panoorin po ninyo itong ating live streaming. Okay, for the second time around. Paki-share po. Yes, nawala po tayo. Hindi ko po alam. Imagine ang live streaming natin, umabot lang siya ng 25 minutes. Pero huwag kayong mag-alala. Almost memorize ko po ang aking sasabihin. O, Raniera Barce. O, paki-share muna, guys. O, paki-share muna para nang sa ganun ay magbalik po yung ating almost 400 na mga viewers. Sayang, nawala. Ganito kasi yung internet ko eh. Eh, alam nyo naman, guys, ang internet ko ay pinakamababa po talaga ito. Always po talaga ito na nawawala. So, pasensyahan nyo lang. O, hindi naman tayo kasi mayaman na vlogger. Hindi naman kasi tayo talagang kumuha ng napakalaking Mbps ng internet. Kaya always lang nawawala. Naku, nahiya pa ako sa inyo. So, hintayin muna natin, guys. Magparami muna tayo. Okay? So, please, Raniero Barce, o pakishare and pakilikes po. Pasensya na po talaga. Naputol po yung aking live streaming. 25 minutes lang po, naku, Diyos ko. Ay, naku, Diyos ko. Ayan, ito talaga. Alam mo, nahiya talaga ako sa inyo, guys, no? Sunday pa naman ngayon, no? Sunday pa naman. Oh, nawala, sir. Yes, Ma'am Janet Ortega, nawala po ako. So, pakishare po ninyo. Oh, imagine, ha? Kaka-start ko pa lang kanina, sinawag niya akong tanga doon sa team replay. May comment na. Oh, wala pong problema 'yon. So paki-share po ninyo, guys. Oh, ang pag-uusapan po natin dito ay ang kagagahan, of course, at ang katangahan naman ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na itong si Tikiyan na 'to dahil di umano naka-apekto daw sa rating ni PBBM ang mga pasabog ni Claire Edwin Contreras. Ma'am Ai Chang, hello po. Pasensya sa inyo. Ay, nako. Sa nagbigay ng GCash, maraming salamat. Sa nagbigay po ng $4.99, maraming salamat po. Pagpasensyahin niyo po ako kasi nawala po yung aking signal. Okay, ngayon, pakishare po ninyo para dumami at dumami naman po tayo. Ayan, unti-unti na tayong dumadami. Sige po, mag-comment kayo, mag-share kayo. Huwag kayong mag-alala kasi maglalaan po ako ng isang oras or isa't kalahating oras. Nabatiin ko kayo, no? Pasensya talaga, guys. No, alam mo kapag maputol yung live streaming, frustration po talaga 'yan sa mga vlogger. Pero sige, kailangan try lang. Huwag lang mawala ng pag-asa. Ang problema kasi ng mga vlogger kapag ang internet connection ay hindi maganda. Oh, nagpapapansin lang si Maharlika kasi di pinapansin ng gobyerno, baliw na 'yan. Correct. At ang sinabi ni Malotikeya, okay, ang sinabi ni Malotikeya na malaki ang bunganga, sabi niya, naka-apekto daw ng malaki o nagtatanong sila sa taong bayan. Actually, hindi tanong yun eh. Totoo ba na nakaka-apekto ang sinabi ni Claire Edwin Contreras laban kay PBBM? O, yan ang sinasabi nila kasi nga, bumaba daw di umano ang trust rating ng Pangulo. Okay, eh sila lang naman itong atat na atat sa rating. Iyang Pangulo naman, may rating or wala, nagtatrabaho naman yan eh. Oh, pero ang mali lang kasi, oh, Ma'am Presilaception, hello po again, pasensya talaga. Nahiya po ako sa inyo dahil naputol na naman ulit. You know what, pag nasa energy ako, pag nagsasalita ako, nasa energy ako, pag naputol, nangihina ako eh. Angel Fernandez Resurrection, shout out po. Oh, baka lang mga aligasyon nila kay PBBM.
baliw lang mga ano, tawag nito. Oh, shout out sa inyong lahat. Ayan na. Paki-share niyo muna guys itong ating live and then huwag kalimutan na mag-subscribe kapag bago pa kayo sa aking channel at mag-comment na rin kayo. Para nang sa ganun ay ma-recommend po ng ating ang ating YouTube channel. Okay, press reception Miss I. Ayan, ayan bumalik na. Lamierto, Brotamante, shout out. Pasensya po talaga. Ay, naku Diyos ko, Sunday pa ngayon. Hindi ko alam kasi ang internet signal ko kasi nakadalawa naman siya na bars. 2 bars naman siya. Pero ewan ko kung bakit napuputol. Pero tayo dito ay hindi naman tayo nawawala ng pag-asa. Oh. Tapos tama yon Angel Fernandez, mga baliw lang ang mga nag-aaligar kay PBBM. Lahat ng accusations nila ay baseless. Oh, Miss Presela, hello again and to all here. Mega mega loud shout out sa inyo. So huwag kalimutan mag-share, huwag kalimutan mag-likes. So ito ngayon ang sinasabi ni Melotikeya na yung trust rating bumagsak, no? Sabi ni Melotikeya, trust rating bumagsak na. Sabi ni Marcos Jr. dapat nang sumagot sa mga issue. Ang problema naman kasi pag sinagot ni PBBM sa issue, maniniwala ba kayo? Kapag hindi sagutin ni PBBM ang issue na ibinabato ninyo, magagalit naman kayo. Pag sinagot ni PBBM yung issue, magagalit naman kayo. Kasi kayo na mga anti-Marcos ay wala po kayong mga kakontentuhan. So hindi alam ng taong bayan kung ano po talaga ang gusto ninyong ipunto. Anong klaseng issue ang sagutin ni PBBM? Yung sinasabi ninyong drug test? Hindi naman issue yan eh. Diba? Bagkus nga tinutulungan pa kayo ni PBBM na hindi pabulgar ang katangahan at kabubuhan ninyo. Okay, Ate Beth M, good morning. Kasi kapag ibinulgar po ni PBBM yan, patulan kayo ni PBBM, lalo kayong mapapahiya. Wala naman kayong ibang issues kay PBBM kundi drug test, addict, droga, okay? So given, totoo yung mga sinasabi ninyo, eh bakit hindi niya sinisi ang Marcos ang Aquino administration? O sabi ni Bong Alicando, son of God, takot tumarap sa kaso, lumabas ka. Correct, totoo po yan. So bakit sinagsabay-sabay natin ito, no? Si Kiboloy, tanga ka ba? Bakit si PBB mang sinisisi mo? Kamusta ang mga nauto ni Maharlika? O, Digong at saka ni Sara? Kasi si Sara at saka si Digong at saka si Maharlika, mga nang-uuto yan. O, di ba? So ngayon, ang concern ko dito ay hindi kayo mauto ni Rodrigo Duterte, ni Sara Duterte at saka ni Maharlika. Totoo naman talaga, hindi nyo lang matanggap sa sarili nyo eh. Because ayaw nyo marinig yan, no, sa kapwa ninyo. Yan ang napapansin ko sa lahat ng mga naniniwala kay Claire Edine Contreras, inuuto lang kayo ni Maharlika. Tingnan mo, malaki ang views niya. Marami ang nanonood. Nagpipiesta siya, lalo siyang ginaganahan sa pangbabalahura na sa gobyerno. Eh, tungaw lang naman at saka langaw lang naman. At hindi po totoo na nakakaapekto po yung sinasabing pasabog ni Maharlika. Paano makakaapekto? Eh, walang kwentang chismis yun. Okay? So, hindi po si Maharlika ang mapabagsak sa gobyerno. Okay? Kundi ang mga Duterte ang pinapabagsak ni Maharlika sa kanya mga pasabog. Dahil alam nyo kung bakit. Sinasakyan nila ang kasinungalingan ni Maharlika. Paliwanag nyo ang mga basura na ginawa ni Digong sa administration. Lahat iniwan niya kay PBBM ang naglilinis ng basurang iniwan ni Dutae. Correct. Yung foreign policy ni Digong napalpak, yung war on drugs ni Digong napalpak, yung human rights violation, international community. O, tingnan mo kung ano yung mga accusation laban sa kanya sa formally, yung pang-arbor niya sa mga pulis na pinatay ang mga ordinaryong sibilyan at pinagbibintangan na drug pusher at saka drug users na inosente naman. O, naku Diyos ko sa inyo. Kat-kat, gustong-gusto ko pananalita mo, Sir Glenn. Maraming salamat. Okay? Talagang kung ikaw ay anak ng Diyos, Kibuloy, sabi ni Bong Alicado, lumabas ka. Harapin mo ang batas ng tao. Ang Panginoong Hesukristo nga, hinarap ang batas ng tao eh. Panahon ng Roman Empire, di ba? Pinagpapasapasahan siya ni Haring Herodes at saka ni Poncio Pilato. O anong sabi ng Panginoon? Ang kay Cesar ay kay Cesar. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Eh bakit kayo nakikialam sa politika? O kung ayaw niyong magpapasakop sa batas ng Pilipinas? O, ang problema sa inyo kasi, mga garapata kayo sa gobyerno. Ang problema kasi, nang gugulo kayo. Ang problema, inuuto nyo yung mga tao. Ginagatungan nyo yung tao upang magalit sa administrasyon
na walang ibang ginawa kundi paayusin ang ekonomiya ng bansa. Damay din po yung mga next generation dito. Pero anong ginagawa ninyo? Sinisira ninyo ang reputasyon ng Pilipinas. Tama ba yon? Responsible citizen ba kayo? Gagawa-gawa kayo ng kwento laban sa gobyerno, magpapabagsak kayo, magpapabitiw kayo ng presidente na walang dahilan. Nagpifiesta kayo dahil naniniwala sa inyo ang ating mga kababayan na ginawan po ninyo ng mga trolls o ginawan po ninyo ng mga peking account na hindi man kaya makipagbalitaktakan sa mga pro-government vloggers kundi yung mga insulto. O ako nga, kakatapos ko lang ng live stream ko na naputol, ininsulto na kaagad ako. Ako daw po ay isang tanga. Lahat po ng pinagsasabi nila kay PBBM na masasama ay sa kanila pumupunta. Tandaan po ninyo, ang ginagawa ni Claridin Contreras ay hindi po kasiraan ng Marcos administration. Kasiraan po ng mga tao at mga politiko na sumasakay sa isyu ni Maharlika. Kaya ang lahat ng mga naniniwala kay Maharlika, sabog yan pagdating ng panahon. Okay, sunog yan. Alam nyo kung bakit? Dahil ang sinasabi ni Maharlika ay puro kasinungalingan. So huwag nyong sabihin na yung mga sinasabi ni Maharlika, yung mga pasabog ni Maharlika ay nakakaapekto sa rating ng Pangulo. Kasinungalingan po yan. Ang masisira po sa bawat paniniwala nila kay Maharlika ay yung mga naniniwala kay Maharlika. Yung mga followers ni Maharlika di talaga, di ata alam. Daming kaso sa Pinas na nakapending. Eh ganun yung gusto nilang paniwalaan eh. Diba? Yung tralala. Oh, Presela Acepcion Ay Chang, Beth M. Angel Fernandez Resurrection Cut at Pong Alintanto. Ayan, shout out kayo, Nilda Arceo. Ayun. Shout out my fake video si Maharlika tungkol sa mataas na posisyon sa Pilipinas at nasa Amerika siya. Bawal yun sa Amerika. Yari siya dyan. Naku, Diyos ko, Santisima Trinidad. Hindi natin alam kung ano yung mga pinagsasabi ni Claire. Basta puro kasinungalingan. Oh, ang daming basura. Di nga nila dinidiscuss yung mga basura ng Duterte administration. Nahalata ba ninyo? Puro papuri kay Duterte. Puro papuri. Bla 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 bla. Pero pagdating kay PBBM, one-sided sila. Oh, edi ngayon din ang gagawin natin. Oh, ipaliwanagan natin ang taong bayan na kung pwede huwag kayong maniwala sa ganyang klase mga social media influencer. Ikaw, Maharlika, kung talagang para ka sa bayan, ang gagawin po ninyo ay ano? Payuhan nyo ang manyak na pastor na lumabas. Harapin niya ang kaso niya. Harapin niya ang mga biktima niya ng panggagahasa. Yung pangmumulest siya. Oh, yung mga followers mo, na mga tanga, hindi naniniwala sa pinagsasabi namin, sa iyo talaga naniniwala eh, hanggang kailan kayo magpapakatanga? Ngayon pa lang, sunog na siya, hirap nang magpaliwanag o magpapatid na ang mga litid niya, sabi ni Ate Beth M. Lesa Pader, good morning po. Diyos ko, Ginoo ko, bumababa ako. Lesa Pader, good morning. O ayan, 82 na tayo dito, sayang kanina, naputol tayo. Almost 400 na tayo, tapos bigla lang naputol. O, ganun talaga, basta mahina yung signal. Pagpasensyahan nyo na lamang po, no? Okay, shout out sa inyong lahat. O, huwag kalimutan mag-likes at huwag kalimutan mag-share. Okay, Cheryl Santa Maria. Oy, very good. Kumakain na si Ma'am Cheryl Santa Maria. Enjoy your lunch, no? Oras kasi dati is 11:56 in the morning. O, 30 minutes nga nakita ko. Actually, tingnan nyo, namatay yung aking live streaming. Imagine, sayang talaga, ang dami na sanang nanonood, no? Eh, ang problema kasi sa internet connections natin. Pero huwag tayong mag-alala, huwag tayong panghinaan ng loob. Okay? Huwag tayong panghinaan. Ano ba itong aking upuan na to? Ginoo ko, Lord. Parang nilalamon ako ng lupa sa upuan ko. Okay? Parang nilalamon ako ng lupa ng upuan ko. Okay? Sa mga hindi pa po nakapag-lunch dyan, mag-lunch na po kayo. Okay? Sa mga gusto pong mag-comment, mag-comment na po kayo. Pag gusto ninyo mag-share, mag-share na po kayo dyan. Parang nilalamon ako ng lupa ng hayop na upuan na ito. Pinapataas ko, pinapababa naman ako. Dinadasal siguro ng mga buang ng mga DDS supporter yan ay. O, mga bastos pa naman ng mga DDS anti-Marcos supporters. Gusto ata nila ako lamunin ng lupa. O, wag naman sana. Yung taga-bato ng signal ang problema. O, sabi ni Cheryl Santa Maria. Okay, kaya atat na upo si Sara Mau. Marami pang mahahalungkat, no?
patient na yung kaso ni Pastor Apollo Criblo. O, sis Beth and Cheryl, your lunch. Enjoy. Ang mabigat nito, parang narinig ko si Maharlika kahapon. Ramdam ko sa boses niya parang ultimo sa sarili. Alam niyang hindi totoo ang sinasabi niya. Ang hirap nung niloloko mo ang sarili mo. Sa totoo talaga. Imagine, maniniwala kayo kay Maharlika. Gaano kalakas ang intelligence niya. Eh until now nga, wala siyang mga napapreso, wala siyang napakulong na mga opisyal ng gobyerno na kanyang mga ibinulgar. Hindi naman siya ma-considered na whistleblower. Kasi hindi naman siya dapat kasi humingi ka ng proteksyon sa gobyerno, isumbong mo lahat-lahat ng katangahan mo. O ganun dapat. O, eh, ang problema, pinipilit na lang ni Maharlika, nagagalit pa nga siya sa mga tao kapag hindi siya paniwalaan. Aawayin niya na lang, pati yung PNP, yung mga militar, yung mga armed uniform, kahit ano-ano na lang yung sasabihin, tangina talaga. O, masaya, sabi ni Oli Iya, masayahing kilokoy na yan, o masayahing kibuloy na yan. Noon, ngayon, malungkutin at iyakin na. Umiyak eh, kulang na lang gusto ang espiritu ni Jose Rizal at saka espiritu ng mga bayani sumanib sa katawan niya para lamang po na sasabihin mahal niya ang bayan. O, kulang na lang lahat-lahat isisi. Tangina, kamanyakan niyo, munting tinig, may isang vlogger na bumaliktad, loyalista pa naman ang channel niya ngayon, bumabalimbing. O, yan ang mga huwag ninyong paniwalaan, kalapatids, tijun law. O, di ba sila nahiya sa mga sarili nila? O, umiiyak sa nervyos. O, kasi nga, ang hirap siguro maghukay ng tunnel papuntang impyerno. Hindi alam ni Kibuloy na kapag nahalungkat niya na yung kailaliman ng lupa, marating niya na yung kaharian ng impyerno, nandoon si Satanas sa bungad at magsasabi, "Wag ka dito." Oh, "Wag ka dito. Hindi namin kailangan ng pastor na gustong nakawin ang aking posisyon sa impyerno." Oh, ayun. Tangina, sino ba pinapaniwala ninyo? Isisi ninyo kay PBBM yung mga kaso ninyo? Diba? Isisi nyo sa Amerika ang kamanyakan ninyo? Kayo na mga naniniwala kay Kibuloy, ha? Pwede ba gusto nyo pag-uuntugin ko yung mga ulo ninyo? Mga bobo kayo? Naniniwala kayo na sinisisi ni Kibuloy ang Pangulo? Anong kinalaman? Huh? Ang galing magdrama si Kebs. Uy, Miss Esteban ako, hello po. Rico Blanco, shout out. Ang VMB ay isa po pala sa mga grupo na sumusuporta kay PBBM. Parang katulad din yan ng PBBM Friends for PBBM, okay? At saka ang dami pa mga movement. Oh. Sir, baka nabayaran yung mga vloggers na bumaliktad. Eh, loyalista pa naman ang pangalan. O, Diyos ko, pambansang loyalista? Hindi ko alam. Ay, Chang, Miss Esteban, make a loud shout out. Oh, alam mo, pera-pera lang yan. Tayo lang naman ang sinasabihan nila na bayaran eh. Nakagkadahirap na tayo sa pagbablog. O, papapaliwanag sa mga tao, kahit na minumura na tayo, sasabihan pa tayong bayaran. Ang totoong bayaran, ang mga vloggers na bumaliktad. Okay? Yung talagang halos sa malilitid na yung tawag nito, ugat sa liig nila sa kakasilita laban kay PBBM ngayon. O, yan ang problema eh. O, yan ang problema ng mga Duterte supporters. O, tama yun siya, Olia, no? Oli Oyi, no? Masayahing tao si Kibuloy noon. Eh ngayon, malungkuti na, iyaki na. O umiyak ng umiyak. Kakatanda, umiyak pa. O kaya atat na iupo si Saramaw kasi marami pang nahalungkat. No? Patient na yung kaso ni Kibuloy. Okay, shout out everyone. Huwag kalimutan mag-like at huwag kalimutan mag-subscribe. So ito mga kaibigan, no, ang ating title. Okay, Kibuloy, tanga ka ba? Bakit si PBBM ang sinisisi mo? Kung ano man ang mga nangyari sa buhay mo ngayon? O, kamusta po? Kinakamusta ko lang naman yung mga uto-uto. O, pambansang loyalista na bayaran, sabi ni Yaniero Banche. Imagine, sa bagay, diskarte nila yan kung paano sila magkapera. Lahat naman dumidiskarte. Pero, alam mo, pang politika kasi, papalit-palit ka ng prinsipyo. No? Kami, kahit nawala yung suporta ko kay Rodrigo Duterte, hindi ako binayaran. O, munting tinig na tumbok mo, pambansang loyalista, sabi po ni Kalapated T. Jones. Okay, Cheryl Santa Maria, Miss Esteban ako, BMB Reco Blanco. Ayan, kayo po ay napansin ni Ma'am Nelda Arceo.
yung mga vloggers na ako katulad ko, ako sumusuporta ako kay Digong, pero kalahati ng kanyang taon sa pamumuno ay hindi na ako nagsumuporta sa kanya. Pero hindi ko siya binastos, hindi ko siya pinomentaryuhan, ginalang ko dahil binoto siya ng taong bayan, binoto ko siya. So, I am against sa kanyang war on drugs. Kasi noon, okay pa. Pero di kalaunan, wala na. Puro pala violation sa human rights. Kawawa pala yung mga pamilya ng mga biktima. Bumili nang ng mga taho, bumili na ng pagkain sa gabi. Hindi na nakabalik ang kanilang pamilya. May tabo na dyaryo. Hindi po napatunayan sa korte kung sila po ay mga kasalanan. So yan ba yung gusto ninyo na suportahan? Yung patayan dito, patayan noon, doon. Oh, Infinite Stream, shout out at maraming salamat sa iyong pag-share. So ganun ba yung gusto ninyong klaseng suportahan? Kaya ayaw na ayaw din namin kay Sara Duterte dahil bulok, walang kwenta. Hindi siya kayang manindigan sa mga issues na may kinalaman po sa ating teritoryo. Kung baga sa limpapaw, huwad, no? Sayang lang, dapat sana hindi ka nanalo eh. Oh, ang mga Duterte, diktador, sabi po ni Kat-Kat. Yung message nga ni Kebser nung naupo na raw si PBBM ay nakalungkat ang kaso niya. Means gusto nilang impeach si PBBM para si Sara Mau ang maupo. O ganon, kabobo. No? Nahalungkat daw. Alam mo, sa totoo lang, takot lang ang managfile ng kaso sa iyo dahil best friend mo ang presidente during the time, Tibuloy. Kaya huwag mong i-condition ang utak ng mga tao na dahil lamang po sa pagkaupo ni PBBM, nahalungkat yung kaso mo. Malay ba ni PBBM na rapist ka? Malay ba ni PBBM na may Palmolive Girls ka? Malay ba ni PBBM na paborito nyo ang suotin ang pajama? Malay ba ni PBBM kung palautog ka or manyak ka? Diba? Ayon po sa mga nag-aakusa sa inyo. Oh, malay ba ni PBBM na mayroon kayong tinatawag na exploitation activities sa inyong mga miyembro? Kagago mo, isisi mo si PBBM. Ang gawin mo, lumabas ka. Pailan mo ng kaso si PBBM kung kaya mo. Pailan mo ng kaso ang gobyerno kung kaya mo. Oh, kaya nga gusto nila ma-impeach si PBBM para na rin, para at least para natin sa kaso ni Kibuloy. Para na rin sa kaso ni Kibuloy. Gusto nilang iupo si Sara. Ikaw, Sara Duterte, huwag ka mag-upo po sa pagka-presidente. Abnormal ka kapag maniwala ka dyan. Abnormal na nga ang tingin ng tao sa'yo. Oh, nakakalungkot isipin na ako, Sara Duterte, ako din ay isa sa mga supporter mo. Binoto nun kita. Kaya lang hindi ko alam na alinganga ka. Hindi ko alam na suportahan mo ang alleged rapist, no? Sino po ang aming paniniwalaan? Ang inaakusahan o yung nag-aakusang mga kawawa? Oh, hindi nga kayo nagbigay ng comfort sa mga biktima? Eh, mga kababaihan po yan, tapos babae kayo. So yan ang sinasabi ko, tapos naniniwala. Hindi nyo ba alam, mga Duterte, nang nagdala ng sumpa sa inyo, si Kibuloy at saka si Maharlika, darating yung panahon na isusuko ng mga Duterte si Kibuloy or ipanginwala nila. O, kulang na lang yan, sabihin, ay, si Kibuloy, hindi namin kilala yan. To save their political career. Kasi, kasiraan lalo ito ng mga Duterte ang kaso ni Kibuloy. Hindi lang nila to kayang tanggapin, pero yan ang po ang katotohanan. Yan po talagang katotohanan na malaking kasiraan sa mga Duterte ang pagkampi nila kay Kibuloy. O, pagkatapos sabihin ni Malutekeya, bumaba ang rating ni PBBM, naapektuhan din po dahil sa mga ano, dahil po sa mga pasabog. Pasabog na ba yon? Eh wala ngang epekto yon sa amin eh. Tingnan mo, ako hindi ako napaniwala. Kahit hindi pa siguro ako Marcos loyalist kapag ganun kabobo ang pag-present ng ebidensya. Ebidensya yan, hindi na po pwedeng i-exhibit yan sa korte, gaga. O, paano pa ngayon gagamitin yan ng exhibit? Eh, public exhibit na yon. Tandaan po ninyo, hindi po pwedeng maging exhibit yan. O, pag nagkaroon na ng kaso, yan ang gagawin ninyo? O, yan ang kaso na ipipresent, yan ang ebidensya na ipipresent ninyo sa korte para nang sa ganun mapatalsik ninyo ang Pangulo? Kagagahan yan. Kaya kayo na mga naniniwala kay Maharlika, sigurado ako na nauto kayo ni Maharlika. Diba? Pag once na ebidensya yan, galing po sa PDEA, may pangalan pang confidentials, paano nyo nakuha? Oh, eh confidential man kaya yan, paano nagkaroon ng access yung puting ahas ni Maharlika sa PDEA? Eh naturalmente lang, balasahin po ni Director Lasso yan. No? Lahat ng mga pag-ahinalaan, tanggalin yan.
dahil hindi po sila marunong magtago ng mga dokumento na, at saka ito pa, pinapalabas ni Claire Edin Contreras na walang kwenta ang PDEA ngayon. Oh, good afternoon. Buti na abutan ko pa ang live mo. God bless. Jimmy Aburido. Dalawang beses na po ako, Sir Jimmy, nag-live. Kanina naputol po yung aking live streaming. Sayang po kasi almost 400 po ang mga nanonood sa atin kanina. Tapos bigla lamang po namatay. Oh, mga uto-uto is, uto-uto is real talaga. Imagine na, very confident si Maharlika na magpalabas ng ebidensya sa publiko. Sino ngayon ang tatanungin ng korte kapag gamiting ebidensya, yung hawak ni Claire Edin Contreras, eh hindi niya ipinapalabas ang kanyang witness. Hindi naman pwede si Maharlika ang uupo sa witness row or witness podium. Ha? Hindi ba kayo nababaliw na ba kayo? Nabobobo na ba kayo? Tinanggap ninyo na ebidensya laban kay PBBM ang PDEA documents ni Maharlika. Pag nagkaroon ng kaso, hindi po pwedeng ipatawag si Maharlika para mag-witness. Ipatawag siya para imbestigahan kung paano niya nakuha yung dokumento at gaano ka-credible yung pinagkuna ni Maharlika ng documents. Oh, eh imbis na mananalo kayo sa kaso, natalo na lang kayo tuloy. Dahil po para may views lang si Maharlika. Tangina, dokumento ng PDEA, iniisa-isa. First day, mayroong ilagay sa Facebook. Second day, mayroon. Pagka third day, mayroon. Tangina, ebidensya, dinisect nyo. Oh, paisa-isa. Sino bang maniniwala sa inyo yan? Yung mga wala pong ano, walang mukha. Maharlika. Oh, Michelle Redon, maraming salamat ha. Michelle Redon, sa iyong binigay po sa atin na $4.99 kanina. Maharlika, nababaliw na, galit na galit kung mag-live si Maharlika. Correct, galit na galit siya. Para nga pagbanuurin siya ng tao, para to make it credible ang pinagsasabi. Pero hindi nila maluloko ang mga munting tinig kasi alam mo kung bakit. Oh, hindi po na uto, patuloy na inuuto. Oh, sabi ni Joel 139, kaya lang mga ugag naman sila patuloy nagpapauto ang mga tanga kahit yung iba mga matataas ang pinag-aralan. Imagine abogado pa naniniwala kay Maharlika. Kayo na mga abogado na naniniwala kay Maharlika, alam nyo hindi pwedeng exhibit sa korte ang ginagawa niya. Kung ako dapat sa inyo, nag-abogado kayo kay Claire Edin Contreras, tinulungan nyo si Maharlika na mag-build up ng case, i-present ang mga ebidensya, documents man yan. Oh, kaya paano papaniwalaan yan? Wrong move kayo eh. Oh, Sir Glenn, sabi nga ni Attorney Gadon, yung ginagawa ni Maharlika, pang views lang daw para may makain si Maharlika. Tapos galit na galit siya kay Attorney Gadon. Pati ngayon ang pwesto ni Attorney Gadon pinagdidisketahan ng luka-luka na si Maharlika. Ganon si Claire Edin Contreras. Pag nagsalita si Maharlika, parang kakain ng tao na nanilisik ang mga mata. Kasi nga, she wanted to prove the things that he is not worthy to be proven. Ginamit lang si Maharlika para magsalita. Ito namang gaga, nagpapagamit naman. Naturalmente, vlogger siya eh. May pera siya dun. Hayaan nyo si Maharlika, nagagalit na kunin na siya ng lupa. O, lamunin na siya ng lupa. Ano? Sabi po ni Kat Kat. Okay, so ebidensya ni Hitad, peking-peke, type written. Sabi ni Infinite Stream, type written? Diyos ko, ganun ako patawara Santissima Trinidad. Bakit? Wala bang computer? Wala. Dapat kamay yun eh, no? Nakakamay po yun dapat eh. Oh, shout out everyone. Good evening, good day. Kung magsisinungaling ang Hitad, maduduling ang mga mata. Oh, ganito totoo po 'yan Infinite Stream. Kaya nga sabi ko nga eh, kamusta na ay yung mga nauuto? Kasi kahapon mayroon na naman siyang live. Panibagong ebidensya na naman. Oh. Tanda, tingnan po ninyo nagsama-sama. Maharlika, Sasrogando Sasot, Roque Panelo, oh Digong, Sara, Glenn Chong. Oh, tingnan ninyo kung anong klaseng mga tao yan pagdating sa politika. Oh, yan ay mga oportunista. Nagsasanib puwersa sila. Oy, pinagtatanggol pa nila si Kibuloy. Ano nangyari ngayon? Si Kibuloy tago ng tago. Tago ng tago. Paikot-ikot lang sa tunnel na kanyang mga pinanghuhukay. Oh, paranoid na si Pastor Apollo C. Kibuloy.
Kaya nga iniwan siya ng anak niya, nahiya na sa kanyang mga pinaggagawa. Sabi ni Ate Beth M. O 5960 likes, 109 viewers, please don't forget to likes. Thank you very much. Ronel Javier, nadamay pa nga si Sir nga Sir Glenn yung artistang sinasabi niyang baliw na talaga. Imagine pati si Maricel Soriano dinamay na. Oh. Sabi ni Ben Payne, the past cannot be changed, forgotten, edited or erased. It can only be accepted. Oh, so what you call this, nakaraan, yung kailangan nating tanggapin kung wala namang nakaraan na nagdudroga ang Pangulo. Diba? O, pag may tumimbre kay Maharlika sa Chacha sa US, yari siya dyan. CIA sa US, yari siya dyan. Bawal yung ginagawa niya, he's possessing an ugly face. Sabi ni Lamerto Brotamante. Galit sila Maharlika at mga DDS sa atin na mga talino at hindi nila mauuto. O, kasalanan ba namin na bobo sila? O baka mamaya yung kabubuhan at katangahan ni Kibuloy, sisi pa kay PBBM eh. Tandaan po ninyo, si Kibuloy, bago po naging pastor ng kingdom yan, ako, Diyos ko, tumiwalag yan sa relihiyon dahil hindi niya gusto. Prodigal yan eh. Sa relihiyon kung saan siya nang galing. Nagtayo siya, nagtatag siya. Nagpakayaman siya. O, gamit yung kanyang tinatawag na Biblia, kuno di umano na doktor na. O, sarili niyang Biblia, sarili niyang paniniwala. Kaya okay lang na manggahasa siya ng mga kababaihan sa kanilang kingdom. Kung totoong hindi ka guilty at kung totoong wala kang kasalanan, ayusin mo lang yung kaso mo. Huwag mong idamay si PBBM sa kagaguhan mo. Ikaw tong gumawa ng kamanyakan, ikaw tong gumawa ng kabastusan, ikaw to yung nalibugan. Ang produkto ng libog mo, ginalaw mo yung mga church member mo dyan na nagsakripisyo para suportahan ka, para pagsilbisyuhan ka. Pagkatapos ngayon, gagamitin mo sila. O tapos ngayon, i-human shield mo sila. Yung mga kababayan nyo dyan na hindi pa natauhan. Yung mga membro mo dyan. O yung mga citizen nyo dyan sa condemnation. Anong klase yan? Pwede ba? Huwag nyong guluhin yung tao. Huwag nyong sisi kay PBBM. Ang kagaguhan nyo. Ang kamanyakan nyo. Ang kabastusan nyo. Dahil nung kayo ang nagpasarap, hindi alam ni PBBM kung saan kwarto. Kung saan pong lugar dyan sa condemnation nyo. Ang ina kayo, kabobo-bobo nyo. Oh. Maglabas ka, huwag kang magtago. Anak ka ng Diyos, harapin mo. O ang Panginoong Hesukristo, matagal niyang alam na ipapako siya sa krus. Alam niya na ang kanya mga tagasunod ay ang magtatraidor sa kanya. Niminsan, hindi nagalit ang Panginoon sa kanyang mga apostoles. Bagkos inunawa na yung aksyon ng kanyang mga apostoles ay nakatakda at mangyari na. Ang ina, anak ka ng Diyos, tapos hindi mo alam ang nangyayari sa buhay mo. Anak ka ng Diyos, hindi mo naiintindihan na kailangan mo mamatay sa loob ng tatlong araw, ikaw ay mag-glorify, ma-resurrect. Nakakahiya ka, pasasabi-sabi ka ng anak ng Diyos ka pagkatapos ngayon gumawa ka ng krimen sa mata ng tao, sa mata ng biktima mo, patago-tago ka, sisihin mo pa yung gobyerno. Bakit? Relevant ka ba? Hindi na. Panahon ni Duterte, relevant ka. Sa Marcos administration, pag may kasalanan ka, may kasalanan ka. Pero hindi ibig sabihin na si PBBM po ang nagpa-imbestiga sa iyo. Hayop ka, napagka-pastor ka, bobo ka. 'Di ba? May pera ka, may abogado ka, tapos nagtatago ka. O tapos dedamay mo yung mga inosenteng sibilyan. O kayo naman ng mga naniniwala diyan kay Maharlika at saka kay Kibuloy. Gago ba kayo? Binobobo na kayo, hindi kayo marunong. Buti nga kami, 'di ba? Napapagsabihan namin because ganito kami mag-care sa aming kapwa. O tomorrow's bright mga kapatid. Magsasama-sama din si Kibulo at Maharlika sa preso sa Amerika. At ito pong mga nangyayari. Oh, ang kaso po ni Claire Edin Contreras, ang kaso po ni Kibuloy, mga kaibigan, ay personal niya po na kaso yan. Wala pong kinalaman po si PBBM dyan. Taliwas po sa sinasabi. Oh, kahit nga totoong Bible, scriptures, wala talaga bobo sa Bible. Si Mangka Norkebs ang meron sa kanya, kamanyakan at kalibugan. Inatake kayo ng kalibugan nyo, may nagreklamo sa inyo, si PBBM ang sisihin nyo kung inahunting kayo ngayon ng FBI dahil may kasalanan ka sa bansang Amerika. Kinasuhan ka doon. Ha? So kung ayaw mong harapin ang kaso mo doon sa Amerika, harapin mo yung kaso mo dito sa Pilipinas. Hindi na hayop kayo na
ano tawag, hayop kayo na magparatang kay PBBM. Si Risa Ontiveros ang saksakin nyo. Si Risa Ontiveros ang ilibing nyo ng buhay. Kung galit na galit kayo dahil pinaimbestigahan ni Risa Ontiveros ng kanyang committee ang manyak na pastor ninyo. Oh. Tapos sabihin pa ni Kibuloy, hindi daw siya nagtatago. So ano pala? Oh, ano palang ginagawa mo? Magpapalabas ba ng arrest order yan ang Senado at ang Korte kung halimbawa hindi ka nagtatago? O kung hindi ka nagtatago, dapat tinarap mo na, nag-hearing na sana. E ang kagago mo, sabihin mo po na hindi ka nagtatago. O, or, ay naku Diyos ko, a strong woman knows how to keep her life in line with tears in her eyes. O, sabi ni Stel manages to say. Okay, shout out everyone ha. Tapos, paralarali pa kayo. Tapos, wala naman kayong ibang speaker kundi si Glenn Chong, si Harry Roque, si Panelo, tapos si Maharlika, si Sasso Gandusasot. Sa tingin po ninyo, mga kababayan, ay maiambag po yung mga walang kwentang mga tao na nabanggit natin? Oh, bakit hindi nyo pasalitain si Banat Bay, si Coach Oli, at saka si Dada dyan sa rally ninyo? Sintayin nga natin. Mag-rally-rally pa kayo, di kayo nahiya. Noon, ang dami ng bibenta dito sa New York ng mga pakanin para sa POJC. Ngayon, wala na. Nakikita, nakatambay sa kanto. Kasi, sarili niyang sarili niyang mga miyembro, Michelle Rendon, sa totoo lang, lalayasan. Ako nga, balita ko, ang dami na pong nagsilayas dyan sa kanyang kingdom or sa kanyang condemnation. Oh, marami nang umalis. Ano ba itong aking upuan? Oh. Pati yung mga nagbibenta ng mga biscuits, nagbibenta ng mga chocolates, at sa mga nalilimos, malulusaw po yan. At yung mga pastor ng kingdom condemnation, mawawala din yan. Titiwalag yan. Oh. Kaya nga ang advice natin guys, sa mga membro ni Kibuloy, habang maaga pa, umalis na kayo dyan. Okay? Maghanap kayo ng totoong Diyos. Yan ang advice ko sa inyo. Hanapin nyo ang Panginoon sa sarili ninyo. Dahil kung ikaw ay makasalanan at hindi makasalanan, kapag mangusap ang Panginoon sa iyo, mangungusap ang Panginoon sa iyo. Pero ang ginagawa po ni Kibuloy, yan ay panglilin lang. Ha? Si Jesucristo ay hindi po nagpayaman. Ang Panginoong Jesucristo ay hindi po nagpayaman. Ha? Ipinanganak siya bilang tao, nagpakatao siya. Hindi niya sinisi ang mga tao noong mga panahon na siya ay hinusgahan. Oo, nalungkot. Pero never, kasi yan ay kagustuhan ng Ama. Oh, wala na lang maiba to, kaya lahat na lang nangyayari sa Pilipinas kay PBBM ibinibintang. So, ganung klase, no? Tapos papaniwalaan nyo pa. Imagine ha, siya daw yung ibinenta na daw siya ni PBBM. Ipinagkanulo na daw siya ng bansang Pilipinas. Sabi ni Lamerto Bartolome, Ponce Scheme, yung church ni Kibuloy, ginagamit kagabitan. Kayo dyan para lalo siya yumaman at sumikat. Bulol na style. Ngayon, ganito po yan. Sino ngayon na nagbabayad sa mga abogado ni Kibuloy? Mga miyembro. Ah, ang nagbabayad sa mga abogado, ang mga ibinabayad sa mga abogado, sa mga consultant ni Kibuloy, ano? Galing po sa pera ng mga miyembro. Tapos ang leader ninyo nagtatago. Uubusin po ng mga abogado, mga consultant ni Kibuloy, ang pera ninyo. Tapos ngayon, pinahawak pa si Rodrigo Duterte ng mga ari-arian ng condemnation. Sir Glenn, parang puzzle yung describe ni Kibuloy sa kwarto niya. Ang doon, knob ay doorknob. Naku, diamond. Anong klaseng diamond? Baka mga nipple po yun, ng mga pajama girls. Yung pumunta siya ng kwarto. O, baka tinggil yung nakita niya na nagkaroon ng, baka tinggil po yun ng mga, ano tawag nito, ng mga kababaihan. Oh. Wait ka, Sir December, Sir Glenn, wait ko lang, bonus ko pa. Hindi, wala namang problema itong upuan ko kasi Ate Beth, kaya lang, hindi ko alam kung bakit nilalamon ako ng lupa.
every time na mag-align. Okay pa naman tong upuan ko. Masaya pa naman tong upuan ko. Kaya lang, ewan, lustred. Hello, Sir Glenn. Ingat lang. Watching from Italy. Ayan, Constantino Maranan. Oh, siguro, siyempre, sa tagal na panahon. Oh, hindi ko man sana papansinin. Kaya lang, imagine ha. Minsan, nilalagyan ko na ng unan yung upuan ko para lang hindi pa ako lamunin ng lupa. Oh. So, ngayon, mga kaibigan, ganito po ang nangyayari. Oh. Malutekeya, again, dito kay Malutekeya, tigilan mo na dahil ang pangluloko ninyo sa pamagitan ng analysis ninyo. Alam niyo naman na walang impact yung ginagawa ni Maharlika eh. Oh, sabi ni Mayorax Oliva, anong fruits mo? Bakit? Anong tingin mo sa akin? Puno ng langka. Anong tingin mo sa akin? Puno ng aprikan. Ano ang tingin mo sa akin? Puno ng bayabas na mayroon akong fruits. Dapat ang tanungin mo kung... Ah, tao, ngayon bayad ka. Eh ikaw, Dai. Nakahugas ko naman ng bilat mo. Oh, bakit ganun ka kabobo? Tanungin mo ako kung ano yung fruits ko. Eh bakit, ano bang tingin mo sa akin? Bayabas. Ano bang tingin mo sa akin? Puno ng kapayas o ng papaya. Anong tingin mo sa akin? Puno ng durian na magkakaroon ng bunga. Oh, kung inuna mo, bayad ka rin. Gaga ka. Oh, di ba? Wala ka na bang ibang komento? Kung ako sa'yo, yung clitoris mo, okay? Total, yung itsura mo, parang manyakon ka man na pagkababae, no, kumakati man yung tingle mo, o, oh, di ba? Mia Morex Oliva, tingnan mo, may amoy. Mia Morex, o, oh, may amoy na parang Zunrox yung sakang mo, o, oh, wala kang ibang makomento, bayaran talaga ako. Gaga ka. Kung bayaran ako, hindi ganito kagwapo ang itsura ko. Naintindihan mo? Dahil kung bayaran ako at nakarating yung bayad, magpasira ako ng mukha ko. Dahil sawang-sawa na ako sa kagwapuhan ko. Naintindihan mo? Ha? Kayo na mga nagsasabi dito na bayaran ako, kung bayaran ako, hindi ako ganito kagwapo. Naintindihan nyo? Kasi kung may bayad ako, pupunta na ako ng spa at magpapasira na ako. Naintindihan nyo? Oo. Oh. Kasi pangarap ko na sirain ang mukha ko. Oh, pikon talo, kagaga mo. Matagal na ako nagaganito, ngayon ka pala nakapag-isip ng pikon talo. Oh, ang gawin mo dyan, Maharlika, ayun o, oh, papasukan mo ng uti ni Tibuloy yung sakang mo. Total, daw bigaon ka man. Oh, bakit nagagalit ka? Tinitira ko yung pastor niyong huwad. Oh, nagagalit ka dahil tinitira ko yung manyak ninyo na former president. Huwag ganun. Oh. Naintindihan nyo? Kung bayaran ako, pupunta ako ng Thailand para magpasira ng mukha dahil sumpa itong aking kagwapuhan. Naintindihan? Eh wala akong pambayad na para sirain yung mukha ko eh. Dahil sawa na ako sa kagwapuhan. Kung ikaw, Ma'am Yamorex, kung ikaw manyak ka, huwag mo kaming idamay. Baka gusto mo rin mahimas ni Kibuloy. Baka gusto mong pasukan ni Kibuloy ang kipay labom mo. Huh? Naintindihan mo? Ikaw talaga, pang mangbastos ka sa akin dito, akala mo. Ilabas mo totoo mong picture dito, banatan tayo. Baka gusto magpabahagi noong mga nagsasabi sa'yo na bayaran ka, Sir Glenn. Ang ina, bayaran, hindi nga tayo makabili ng pinta sa ating swimming pool, bayaran. Hindi nga ako makabili ng tile sa swimming pool ko, bayaran pa. Naghanap na nga lang tayo ng paraan para makapintahan at para, hindi, wala nga akong pambili ng water pump. O ngayon, sabihin mo, o lahat po na may magusto magbayad sa akin, ipadala na, First Lady Lisa, ano pang hinihintay mo? O, di ba, ang problema kasi sa inyo eh, hindi ninyo matanggap na pinapaliwanagan ko kayo na huwag kayong maniwala kay Kibuloy. Dahil si Kibuloy ay huwad na anak ng Diyos. Hindi siya totoong appointed son of God. Anong kinagagalit ninyo sa akin kung sinasabi ko na mga nauto kayo ni Maharlika? Bakit kagalit-galit ba yon? Eh, totoo naman ang sinasabi ko eh. Kung gusto ninyo, kung naglalaway kayo sa akin, hindi kayo makakatikim sa akin. Ha? Itatago ko yung sarili ko sa mga katulad ninyo. Pwede ba? Stick to the issue lang tayo. Wag nang wala kayong may comment, bayaran.
sa sobrang bobo nyo, tinanungin nyo ko kung ano yung aking bunga. Nakikita nyo ba na may dahon ako dito? Ano bang tingin nyo sa akin? Puno ng saging? Puno ng kapayas? Puno ng durian? Puno ng lansones? Puno ng kamatis? Puno ng talong? Puno ng okra? Para sabihan ninyo ko kung ano yung aking bunga? Sino ba naman ang hindi magagalit sa inyo niyan? Tao akong ipinanganak. Ang mga supporter lang ni Digong ang taong ipinanganak, naging demonyo at satanas na ngayon. Pagkatapos ngayon, pinapaliwanagan ko kayo, pwede ba? Huwag magpakabobo. Tao po ako, hindi po ako puno ng kahoy na namumunga. Hindi ako mangga. Oh, kayo yung mga mango, mga mango. Ay, Santissima Trinidad Patawara. Di ko talaga maintindihan sa inyo eh. Di nyo kayang idibang to. Ang kasalanan ko lang dito ay pinapaliwanag ko, kinakamusta ko lang yung mga uto-uto ni Maharlika, nagagalit ka. Tapos sabihin mo kaagad, bayaran ako. Di ba dapat magpasalamat kayo dahil naglalaan ako ng oras para kamustahin ko ang mga nauuto ni Maharlika. Kung isa ka sa mga nauuto ni Maharlika, magpasalamat ka dahil ikaw ay aking napansin. Ikaw ay aking kinakamusta. Anong sabi ko? Kamusta na kaya ang mga nauto ni Maharlika? Tapos nagagalit. May ako, Diyos ko. Pwede ba? Gumalang naman kayo. Oh, Santissima Trinidad sa inyo. Iris Ledesma, shout out. I think Maharlika is... Ikaw nga, hindi ka sigurado. Gaga ka eh. Hindi mo nga sigurado. Nag-iisip ka pa. May isip ka ba? As if na pa, I think ka pa dyan. Oh, paano mo? I think Maharlika is right. Tanga. Kaliwa si Maharlika. Hindi right. Oh, ano nagiging right yan? Mga laga, Santissima Trinidad, Maria Morex. Magsabi ka pa, I think Maharlika is right. Di ka nga sigurado kung tama o mali si Maharlika. Pa-I think ka pa dyan. Saan mo pinulot yung I think mo? Oh, sige nga. Sige, magtutuos tayo. Saan mo pinulot yung kabubuhan mo? Mag-I think ka. Hindi ka pa sigurado. Oh, sabi mong Maharlika is right. Tanga ka ba? Eh, kaliwa na nga yung paningin ni Maharlika dahil duling mag-right ka pa dyan. Ang problema sa inyo, nakapunta ka ba ng ibang bansa? I think, pero nasa talampakan yung utak mo, girl. I think Maharlika is right. Oh, so ibig sabihin dapat, huwag mo na sana akong ininsulto kanina. Supporter ka pala ni Maharlika, dapat magpasalamat ka. Dahil unang-una, binati kita. Pangalawa, dahil naalala ko kayong kamustahin. Ang mga uto-uto. O, ngayon nag-react ka. So, isa ka sa mga nauto ni Maharlika. Bakit? Di mo ba matanggap na nauto ka ni Maharlika? O, paano mo nasabing tama si Maharlika? Aber, sige nga. Ipaliwanag mo, bigyan kita ng pagkakataon dito. O, baka pasalamatan ka pa ni Maharlika? Sige nga. Paliwanag mo kung nasaan ko napunta. O, yan, nasako ka tuloy. Nasako ba? Oh, Mia Morex Oliva, kilala mo ba si Sir Glenn? Para pikon talo, e bobong pulpon. Kamusta ko lang kayo na mga nauto ni Maharlika pagkatapos ngayon nagagalit kayo sa akin? Kinakamusta ko lang ang mga nauuto ni Maharlika tapos bayaran ako kagad? Oh. Sana hindi siya sinako para makasagot siya. Sige nga, patunayan ninyo. Oh, ibigay ko utin ko sa inyo, total, manyakis ka man, na pagkababae ka dito. Ayaw nyo ma-insulto sa live streaming ko, pero nang insulto kayo, ha? Hindi nyo kaya sagutin yung mga paliwanag ko. Kinakamusta ko lang. Wala akong sinabing hindi maganda, puro masama yung mga sinasabi ko. Kay Claire Edin Contreras, gagalit kayo. Si Claire Edin Contreras, pasagutin mo dito. Gaga ka, sekretary ka ba ni Maharlika? Hindi ka nga kilala ni Maharlika, nagpakagaga ka at nagpakagago kayo dyan kay Maharlika? Dapat you should be appreciative because pinapakita ko yung concern ko sa inyo dahil kapwa ko kayo Pilipino. Pagkatapos ngayon, kagaguhan ninyo, kabubuhan ninyo, magkalat kayo dito sa channel ko. Umisip kayo ha, gumamit kayo ng utak, ang tingnan nyo, kagagahan ninyo. Anong sinabi ninyo? Nasaan daw yung bunga ko? Anong tingin nyo sa akin? Puno ng langka na magkakaroon ng bunga? Oh, buti pa nga ako sa inyo, may pakinabang ako eh. Alam mo kung bakit? Kaya nyo ba kung ano yung kaya kong gawin dito? Sa social media. Oh. Ang problema sa inyo, kinakamusta ko lang, sinasabihan ko lang na Kibuloy, huwag kang magiging tanga. Oh. Dapat si Kibuloy ang magalit sa akin, hindi kayo.
nagalit-galitan kayo, hindi nyo na lang kung anong isyo. Anong problema sa title ko? Kiboloy, huwag kang maging tanga. Huwag mong isisi kay PBB ang kamanyakan mo, ang kabastusan mo, ang kahayupan mo, ang pangmumulistya mo sa mga miyembro mo. Now ngayon, kung hindi po totoo yan, harapin mo ang batas ng tao. Pagkabobo ninyo, huwag nyo gamitin sa akin dito ha, ang likas at tangkatibay ng loob ninyo na magsalungat dito sa akin dahil lamang po sa hindi kami na, hindi namin kayo nakikita. So Claire Contreras, malapit na ang court hearing niyan. Walang pumapansin dyan dito sa Amerika. O imagine, as Raul, shout out po. Miss Esteban ako, please bigyan nyo ng tao na ma-enlightened ni Sir Glenn. Tima, please lang. What I am doing is I am not insulting you for you to become angry. Diba? If you have a widened imagination or if you have a critical thinker, if you are a critical thinker, diba? At pinapagana ninyo ang pagiging critical thinking ninyo, ang critical thinker ninyo, okay? So dapat umayos kayo. Dapat na magpasalamat pa kayo eh. Oh, tangina kayo, si Kibuloy lang pinagsasabihan ko, Kibuloy, huwag kang maging tanga. Huwag mong sisihin si PBBM sa kamanyakan mo, sa pagiging palautog mo. Huwag mong sisihin si PBBM doon. Dahil ang kaso mo ay personal mo yan. Ha? Sa kayabangan mo na simple lang yung kaso mo, hindi mo maharap, nag-hallucinate ka na, gumagawa ka na ng mga drawing sa isipan mo. Tangina kayo tapos magagalit kayo dito sa akin, ipagtanggol nyo si Kibuloy sa tamang pamamaraan para paniwalaan kayo ng tao. Hindi nyo kaya sagutin yung mga sinasabi ko dito. Pagkatapos ngayon, sasabihan nyo kung bayaran. Wala na bang katapusan yan? Pwede ba gumamit kayo ng critical thinking ninyo? Yung 4 level of comprehensions ninyo, i-upgrade ninyo, pinag-aral ni kayo ng mga magulang nyo, pinag-aral kayo ng mga pamilya ninyo, pinag-aral nyo ang sarili ninyo, bobo kayo. Kailan kayo mabubuhay sa kabubuhan at katangahan? Bakit talagang pagtapik ko si Kibuloy, nagagalit kayo sa akin? Ayaw nyong pakialaman ko si Kibuloy. Wait lang. Parang nangyari na ito ah. Sorry lang ha, pero parang nangyari na to. Oh, bobo kasi. Oh. Tapos magpapwep-pwep ka pa sa akin. Oh, wala kang maiba to dahil na aamoy ko ang lansa ng tipay mo. Oh. Manyakis ka rin eh. Tingnan mo ang pinagsasabihan natin dito, ang may akusasyon ng panggagahasa. Hindi ka ba naaawa sa mga biktima? Nakapa mo kababaihan? Ha? Kababae mong tao, kumakampi ka sa rapist? Kung inusinti man si Kibuloy, patunayan niya yan sa mata ng tao, sa pamagitan ng pagharap niya sa batas ng tao. Magpapwe-pwe pa sa akin, gaga. Hindi lang ako nakaligo ng isang linggo, magpapwe-pwe ka kaagad. Hindi mo ba alam na kahit isang linggo ako hindi maligo? Wala po akong baho. Oh. Siyempre, alangan sabihin ko na may baho kung hanggang puwe lang ang kaya mo. Hanggang puwe lang, akala ko ba ako yung pikon? Eh bakit may puwe ka nang ginagamit? Mamaya pinag-uuntog ko pa kayo, mga bobo kayo eh. Ang tibay ng loob ninyo papasok dito sa live streaming ko, wala kayong mga mukha. Di ba kayo nahiya sa sarili ninyo? Maghugas kayo ng mga sakang ninyo dyan, imbis na ako yung pagtuunan ninyo ng pansin. Diba? I really welcome your presence in my live streaming. Pero yung sabihan ninyo akong bayaran, tanungin ninyo yung mga bobo ng mga vloggers na pupoprotekta kay Kibuloy. Hindi ba yan sila nagyaman sa pangbabayad sa kanila ng mga politiko na nagiging PR sila? Pinapasagot ko na nga eh, kabastusan mo, Mila Morex Oliva, nakakahawa ka. I don't want you to contaminate my live streaming. Lahat ng naniniwala kahitad o kinakalawang yung mga utak. O, sabi po ni Mel Reyes, sila kasi ang bayaran, sa'yo lang binabato. Paano pa ako nagiging bayaran? Tanginan ninyo kung nagiging bayaran ako, hindi ganito kapangit ang live streaming ko. Tangina, I don't want to defend myself because I am not here to defend myself. Because my purpose in social media is to defend the administration sa kaya ko. Ang inang tingin ninyo sa sarili ninyo, mga bobo ba yung mga nanonood dito? Pinapanood ba ako ng mga libo-libo ng mga tao kung bayaran ako? Kung bayaran ako, eh di dapat nakakanon ako ng mga responsibilidad ko dyan kay...
Nagsisikap tayo ng live para mapaunawa at mapaintindi sa inyo. Si Kibuloy ang sinasabi ko dito. Sinasabihan ko si Kibuloy na Kibuloy, huwag kang magpakatanga. Kung ano man ang kamanyakan mo, kung ano man ang kahayupan mo, okay, huwag mong isisi si PBBM sa kinahihinatnan mo ngayon. Dahil hindi po yan obligasyon ni PBBM na sirain ka. O, kasalanan mo yan dahil alam mo kung bakit. Namimunulistya mo yung mga miyembro mo. Alam nga naman yung mga kababaihan yan, mag-akusa na ni-rape mo kung hindi mo sila ni-rape. Ano ba yan sila? Mga abnormal ba yan na mag-ipapahiya nila yung kanilang sarili? Halimbawa ako, na-rape ako. O, ni-rape mo ako. O, paano ako magsasalita kung best friend mo ang presidente? Kung hawak ng best friend mo ang gobyerno? Natural, matatakot ako. Ngayon, magtataka ka kung bakit binuhay yung mga kaso mo. Eh, sa lahat ng kaso, magandang kaibigan, mga people of the Republic of the Philippines, pwede pong ipareview yan kapag mayroong petition to review. Ngayon, nireview ng Department of Justice yung kaso nyo. O, may nakitaan ng probable cause. O ngayon, nagkaroon ng release ng warrant of arrest. Kung talagang anak ka ng Diyos, lumabas ka, huwag ka magtago. Ginagamit nyo pa yung mga mamamayan nyo yan sa condemnation. Gago sa inyo, anong kasalanan ng pinagsasabi ko dito? Anong kasalanan na kinakamusta ko kayo ng mga nauto ni Claire Edine Contreras? Hindi ba kayo magpapasalamat? Oh, Mayor Mita Vlog, shout out. Kamusta kayo ha? Aris Makabulo, shout out po. Oh, di na nahiya yung mga bayaran na yan, Sir Glenn. Pinapalamon sa pamilya nila, karma. Ang totoo, kung totoo man na bayaran ako, I am worthy to accept compensation. Sa totoo lang. Ha? Mas may karapatan ako magtanggap ng bayad. Dahil alam mo kung bakit. Hindi ako naninira dito. Ang sinasabi ko dito ang katotohanan na binabaluktot ng kampo ng mga Duterte ang katotohanan na pinapamasama at pinapamukhang walang nagawa ang Marcos administration. Tangina ninyo, kabobo ninyo eh. Huwag kayo dito sa channel ko magkalat. Ang kakapal na mga mukha ninyo dahil matapang lang kayo, dahil wala kayong pictures. Kung totoong naninindigan kayo para sa bayan, huwag kayo magtago sa avatar na picture. Tama? Mag-vlog kayo, pasinungalingan ninyo ang lahat ng mga akusasyon laban sa mga Duterte. Gago sa inyo, kabobo sa inyo, wala kayong maibato sa akin, bayaran. Hindi nyo ba alam na matagal na ako naghihintay ng bayad dahil kailangan ng tao ng pera? Pero kung nagbabayad man lang para siraan yung isa, mali-mali po yun. I am worthy to receive compensation sa totoo lang. Oh, hindi man ako sa pagmamayabang, mas karapat dapat ako magkaroon ng milyon na subscribers. Kagago sa inyo, kabobo nyo ha. Wag ako ang anuhin nyo dito. Oh, natatakot, nasasaktan kayo dahil kinukomentaryuhan ko si Claire Edine Contreras. So, ano ang naibigay ni Claire Edine Contreras na benepisyo sa sambayang Pilipino maliban lang sa paghaba ng kanyang mga dila? Ah. Anong kasalanan ko kapag sinabi kong walang kwenta yung Claire Edine Contreras? Mayor Mita Vlog, huwag kang mag-comment-comment yan ng ha-ha-ha-ha at saka hi-blad-hi-blad ha? Ay mamaya ipapasok kita sa sako. Pinuri mo ako, nagaling mo talaga siya. Pagkatapos ngayon, hindi ako high blood. Anemic pa ako, anemic. Hindi pa ako high blood. Anemic pa po ako. Sa kalagayan ko na ito, hindi pa ako na high blood. Hindi pa ako nag-super saiyan. Hindi pa naghiwalay yung mga ipin ko sa aking bunganga. Hindi pa naghiwalay yung ilong ko ng tainga ko, yung mga mata ko sa ulo ko. Kaya hindi pa ako high blood. Okay? Oh, anemic ako ha, Mayor Mayta Vlog. Mag-comment ka sa kung ano yung topics ko. Yes na yes kami sa pagsuporta kay Sir. Maraming salamat, Hachiko Edugan. Oh, Mayor Mita si Sir Glenn, hindi ito. Mayor Mita si Sir Glenn siya, hindi ninyo barsaga. Santissima Trinidad naman, oo. Sir, pakitawanan mo nga ulit yung mga matawag niya ang Malacanang na late kasi sa... Ako po nananawagan po ako sa Malacanang ha. Ako po ang imunting tinig ng ordinaryong Pilipino. Nakatira po ako sa Sultan Kudarat. Nag-declare po ako ng sarili ko na magiging vlogger ng pro-government because ako po ay isang tunay na loyalista. Harapin ko lahat ng mga sinasabi ng mga anti-government. Madibang ko lang po para po sa gobyerno. So sa punto na ito, nananawagan po ako dyan sa may PCO. Nananawagan po ako sa Malacanang kay PBBM. Sa mahal na Presidente ng Republika ng Pilipinas, kay First Lady Lisa Araneta Marcos, na please, papuntahin niyo na po ako sa Malacanang, papuntahin niyo na po ako sa inyong tahanan,
ibigay na po ninyo kung ano po yung nakapirol sa akin. Matagal na po ako, ilang taon na po ako na sinasabihan ng mga anti-Marcos na mga bayaran po daw ako. So please lang po, kailangan ko na po yung bayad ko dahil marami pa po akong gagawin sa pera na ibabayad sa akin mula po sa Office of the President at saka kay First Lady Lisa. Pwede ba? Sa sino man po ang mga nakakausap ni First Lady, First Lady Lisa Araneta Marcos, ako po'y nagsusumamo. I-review po ninyo ang aking vlog. Lahat po ng vlog ko ay patunay po na supporter po ako ng gobyerno. Supporter po ako ni PBBM. Supporter niyo po ako. So please lang po sana makita ninyo at mabigyan niyo lang naman po ng kabayaran itong paghihirap ko. O total, sinasabihan naman ako na bayaran. Pwede i-release niyo na po ako ng cheque. Gagamitin ko po sa tama yung pera na ibibigay ko ninyo. Worst administration ang mga Duterte. Ang pinaka worst administration po ay ang Duterte. Coach CMC. Ang pinaka worst na administration sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas ay Digong. Dahil alam niyo kung bakit takot na takot sa China. Nagpatali sa China. Wala kayong masabing worst administration ever. Anong worst administration ever? Anong maganda? China. Nga talaga, ang mali, ang worst administration, ang Duterte administration, sumpa sa mga Pilipino. Diba? Saan ka nakakakita na worst administration? Doon ka nanonood kay Iparash mo kay Paras? Doble kayod na sila kasi lumalabas na mga baho ni Duterte. Tapos ako pang sabihan na mag-research? Naku, po Diyos ko. I agree, Duterte is the worst administration. Daming corrupt sa fans, walang comment. Correct. Naturingan ka pa namang coach kayo tapos ganyan ang mga pananalita mo? Wow naman! No need to review ang mga vlogs mo. Nakita namin na fair ka sa PBBM. Maraming salamat, Jerry Limon. May estudyante po ako dati sa high school. Ang apelyedo ay Limon. Ngayon nananawagan na ako kay First Lady Lisa. Alam niyo sa totoo lang, mas may karapat-dapat ako makareceive ng bayad. Dahil produkto po ito ng aking pinag-aralan. Kung paano ko ginamit ang kaalaman ko sa pagpapahayag ko po ng sentimiento ng taong bayan. Diba? Hindi po ito na para maging sikat lang, no. Mas magaling ka pa kay self-proclaimed arrogant Tolfo. Naku, Diyos ko. Bawal mag-comment ng tungkol sa personal. Huwag ganun, diba? Labanan nyo lang ang sentimiento ko. Labanan nyo ang utak ko. Sir Glenn, tiningnan ko channel niyang quotes na yan. Subscriber pala ni Hitad. Naku, patawara santisima. Kaya nagalit kasi pinakikialaman ko yung kipay ni Claire Edin Contreras. Tanong ko, ano na po ang nabigay ni Claire Edin Contreras para sa bayan? Aber, kahit mamatay pa yan si Claire Edin Contreras, walang pakinabang yan sa bayan. Diba? Pumunta nga yan ng Amerika eh. Pumunta nga ng Amerika, sa Amerika siya nabubuhay. Bawal po mag-compare kung maaari. Diba? Sa totoo lang ha, huwag ninyo akong ano-anuhin dito, mga Duterte supporters ha. Kung nagago kayo ni Claire Edin Contreras, hindi ko na po yun kasalanan. Kung kinakamusta ko kayo ng mga nauto ni Claire Edin Contreras, concerned po ako sa inyo. Gusto ko maliwanagan kayo. Gusto ko makabalik kayo sa sarili niyong pananaw dahil binulag kayo ni Claire Edin Contreras. Pinagsamantalahan ni Claire Edin Contreras ang inyong mga inusinting puso at isipan. Kaya kahit may mga pinag-aralan kayo, kahit mga attorney kayo, mga lawyer kayo, naging bobo kayo dahil lamang po sa naniniwala kayo sa isang maharlika na ang ginagawa ay iskandalo. Na parang as if lahat ng solusyon sa problema ng bansa, kayang-kaya niya. Akala niya nandyan, mahiya ka, hindi mo nga kaya sarili mo eh. Diba? Ipagtanggol nyo lang si Rodrigo Duterte, explain nyo sa akin kung gaano kagaling si Sara. Explain nyo sa akin kung gaano kagaling si Digong. Ako, supporter ako ni Sara, supporter ako ni Digong, pero naliwanagan ako. Umalis ako sa ganyang paniniwala dahil binubobo at ginagago lang nila ang sambay ng Pilipino. Tangina si Kibuloy dito na nanggagahasa ng kanyang kapwa Pilipino, ang pinagsasabihan natin, tapos kayo nagagalit. Ano kayo? Hello? Sige, ipagtanggol ninyo yung rapist na yan. Sir, si Kibs wala na sa katinuan yan. Malapit na siya katulan. Magaling si Sara, sabi ng mga Marites. Hindi nga maamin ni Sara Duterte na magaling siya. Kayo lang nagsasabi na magaling si Sara Duterte.
Di ba, Sara Duterte? Oh, kung magaling ka, magpa-presscon ka, sabihin mo lahat ng galing mo, lahat ng nagawa mo sa gobyerno. Oh, baka sakaling may maniniwala sa'yo, yung mga lumayas na sumusuporta sa'yo, dahil ipinagmamalaki ka ng mga supporter mo. Ngayon na kayong bububo nyo ng mga Pilipino eh. Pinagmamalaki nyo yung galing ni Sara Duterte dito, pagkatapos hindi nyo malang kayang i-enumerate. Sabihin niyo dito sa akin, paliwanagan ninyo ako. Kung ako po ay hindi alam ang mga ginagawa ni Sara, then ipaalam ninyo, hindi nyo kaya. Alangan ako magsabi ng mga na hindi nagawa ni Sara dito, masasaktan kayo. Sabihin nyo sa akin kung ano ang nagawa ni Sara. Sabihin ko din sa inyo yung mga hindi niya nagawa. Ngayon na kayo, kabobo-bobo nyo eh. Oh, pa-coach-coach pa kayo dito. Diba? Nakapag-aral kayo. Sis Beth, coach na bobo, pumasok. No comment ang sagot ni Sara, ang inutil na vice president. Nasasaktan kayo. Ha? Kung ano yung narinig ninyo laban kay Sara Duterte, hindi ba nyo naisip na bawat sabi ninyo na bangab at walang kwentang pangulo si PBBM? Ano sa tingin ninyo, kayo lang ang paniniwalaan ng tao? Kayo lang ang bastos? Kayo lang ang magsabi na walang alam si PBBM? Hindi alam ni PBBM ang priority niya? Tangina, pinapalabas pa nga ng mga bobo na mga Duterte supporters na si PBBM pa may deal sa Amerika, na klarong-klaro na may gentleman's agreement ay si Digong Nyo at saka ng China. Sumali po ba yan?